dia wakanto. How come na datukod sa iglesia sa Roma? Tubang! Wak na. Di na katubang. Ha? Di na katubang. Baliw na to. Datukod daw si Pedro ng iglesia dito sa Roma. Oh. O niya, muangkon mo na si Pedro nakaantog Roma. Di saktong atong claim na si Pedro unang papa. Kay matod pa si Big Adventist, nakaadto daw si Pedro sa Roma. Kaliman mo pa, ang Berbos Katoliko. Mawa kayo na argumento. So, kasi ka ako sa mga abiyanin doon, manukin. Kay Misa, si Pedro Founder, pangunta na, dito ba si Pedro sa Roma? Wala, wala ka ito brad, wala. Wala sa pagkato ko nung wala. Atong impresyon na mo ang punan po sila na si Pedro ni Adto o Roma. Sige, ni Adto o Roma, sa lupa, o yun mo na si Pedro unang papa, kay dito mas Roma. Ang dilibrat, dilibrat! Ngayon ako rin gilakbit kay mga contradicting arguments ni nagkasumpaki ng argumento. In the same manner, mawala po nis Ibanghilyo rin. Ang ilang claim na si Santiago kuno igsoon kuno Kristo by blood, by affinity, according to them, that is contrary, contradicting in arguments. Contradictory in the parallels of arguments. Nalo, kay ni Santiago unog dos, na ay kabalimong mga papa o mama. So therefore, di ay ginaigsoon ni Kristo. Asa mo makakita kung lahi gilitanan niya igsoon may blood? Where they can find that relationship? Kaya hindi, uso magurong. Ako anak kong Diyo o garing. Ha? Pamalit mo pailitan, Diyas. Nusudaan. Pamalit mo pailitan na mo. Pamalit mo mong kabiya, ha? Anak kong Diyo o garing sa lungsod sa Alicia. Pipista sa Galicia, ista sa lungsod. Kunya, si Tonton, anak manis, iyang mamagpapa, igsoon nila. Ah, sa Mokitan, niya anak ni Bukidnos, Tonton niya ako, niya anak Alicia, igsoon ni Medlan. Ah, sa kanakang kita, anak, affinity, anak, relationship, anak. Ang pagka, misa ka nila, nakakuha ang ideya, na naglahing gini ka, igsoon Medlan. Si Santiago unog dos na ipapagmama. Una, igsoon ba yung blood? Igsoon ko ng Kristo ko nun. Hamay ka pa na. Ha? Huwag mo muna ko, mga katabuhan, na nagtanaw na minaw ron na kini Santiago unog dos. Basis Biblia. Ha? Di ibutang-butang. Basis Biblia. Na alikabalingog mga gilikanan. Si Kristo po na ikabalingog gilikanan. Naunsang pag-aunsa na igsoon ni Kristo ko nun na malaglahi pa rin sila ginikanan. Peta, di ba isang po na ko, si Kit Kadurna, pakihamig para. Masa yung ulan, no? Kit Insil or Kit? O Insil Kit? Insil Kit? At Kit Insil? O, Kit Insil, pakihamig para. Niya. Kaya kumighay, gamay. O, kagapon, no? O. At makita, may soon na parihamig, tupumig, mahal, niya igsoon din eh. Lahi mo na siya bilik ka na. Silisid ko doon ko na. Ako talaga siya. Likewise, ang ginikana ni Kristo, Husig Maria, lahi. Iyan pang amahan, Diyos, din si Jose. El Salvador, manis. Jose, di ba na may kantag, El Salvador del mundo. Hindi na ako sing. I don't know what is that song. Oh, that's my own composition right now. Only tinuod. Then Santiago ng dos na ilahi na ginikanan. Naon sa pagkakas sa igsoon sila. Sige, pwede akong ipresent ka ron. So, by the virtue of truth, based in the scripture, I declare today, why igsoos Kristo? Wala. Zero. Wala. Ezekiel 44 verse 2, kuman, muagyang Diyos, di inin mo ang gamaan. Manwari ang Diyos na inyong maunggamaan. Pagatakupan na niya. Pagatakupan. That is referred to the womb of Blessed Virgin Mary. Referado na sa taguangkan sa mahal na Birhen, na humanusod si Kristo. Panimwagi na. Pana inus Ezekiel. So therefore, o sanas mga ligong pripa, wala niya na si Maria, si Kristo lang. Isaiah 14, babae, gitag na, usari anak, laki, si Kristo. Buito, gitag na, si Maria, mga anak, ugdakan. Apil na, manlubos, tuko, nasakto mo, niya kay
ingon babae mga anak og usa ka lalaki mugtumpa isa si deported referred to Mary and Jesus Christ. Mao ni ang ato makita mo isa o dating ibanghelyo. Finally, in our gospel, ato makita nga ang usa ka ilahan concern siyang duha ka anak. Liman mo, hangyo siya, luwaso rin niya anak duha. Palikuros to, wala, muslis to. Huwag ka kay mo, sa mga ipangayo, Maria. Maria may ngalami. Maria, sa mga sabidiyo, huwag ka kay mo, sa mga ipangayo. Why si Kristo mingo na ni? Tungod kay, that was not the end of everything. Ang iyang duha ka anak, naapay agian, nagaghang mga tulay sa mga pag-antos o kasakit. That is the cup of suffering. According to Jesus Christ, can you drink with me in my cup? According to them, yes, we can drink with you. That is the cup of suffering. Matthew 24:13, ang makalaw tayo ng cup of suffering will be saved. So, ang mga tinunan ni Kristo at the moment, hindi patapos. Sanglit ang real nila mission after the death of Christ, they were persecuted, they were condemned, they were killed, they were tortured. If they can surpass, if they can survive, if they can pass in all this, what they call consequences in following Jesus Christ, then they will be saved. That's the paradigm of the judgment of God to His disciples. Di kay palakasay, no, dili. Di kay hangyoon. Huwag may dautan itong yangyok ni Maria, asawang si Bidiyo, the mother of James the Greater, for to discuss me. Huwag may dautan. Pero ano kasabot si Maria na ang mga puso is maluwas kung makalautay sa sila panaw ilang journey? Oo. Oh. Mauna yung rason ng Yesus Cristo, huwag kayo sa inyo panayo. Not now, but maybe later on, if they can pass. Sino pa? Ang galawasan there is not only happening in one instant, in one event. Although there are cases like that, like Demas, Luke 23:41-44, Nigo si Cristo, o din mi kong iris in paradiso, karon-karon dayo, Demas, you will be in my paradise with me. You will be in my kingdom right now. Oh, at the moment, nalawa siya, hindi man siya kaambag, ilan sa mo. But puro lupas na pa'y tiin na pa'y kamot, we need to end to the victory line. Kinakalang agto tapa daw sa victory line, we need to end up in that victory or finishing line for us to be saved. And that's the challenge of Christ to His disciples. Serve with humility. Be slaves to His earth, to His nation. Pagpangalagan mo with all humility in order that you can pass sa tanang mga babaang consequences kayong agian. Along your journey after my death. If I am suffering, you will suffer too. Because you are my disciples. That's why Mark 8:34, carry your cross. Follow me for yourself. My dear people of God, this is a reminder for all of us that we need to undergo suffering before entering into the kingdom of God. Why palangit natin pa sa'yo? Believe it. Ang makasood sa langit, kining nagsakripisyo sa paghimo o unsay maayo para sa mayaas yun o para sa iyang isikatao. You know what? Ato makita na kiniginahan buutan kayo. How about you mga ginikanan, mga inahan? Ha? Naman ko'y nakita one time we were in one mall, one of the malls of Tiblan City. Then, my classmate in the person of Mrs. Licot, may buntabya Sir Escobal, mga faculty and staff of Ginapot High School, one time when we had our lunch in one of the malls of Tagbilaran during weekends, I saw Mrs. Licot, my classmate, that she gave a certain amount to her son. I asked her, why you give that money? And siya, na may meron skulahan. I was what they called reminded na, ihani gini may ginahan, no? Noon sa day, pangayos anak, isang dako nga mao, ihata gini, no? Ako binapod, magkapamalandong ko ba? In my wife, nga unsay gustong tiya, ang akong anak, ingita magbay. Ano nang,
sa Ginoo, uban sa tanabang sa Ginoo, we purchase that bike for Tia. Because Ibrahim and then, when I hug Tia, magsisag pa yung doon ako, bike, lagi, bike. Hmm? Bike, dada, bike. Mga yung firming ingon. Since I was touched with my daughter when she told me that she wanted to have a bisikleta ka ng pangbata pa. Motong, we bought that bike, then my child was very happy when she used that bike. Makaingunta na, kung si pangayunis anak no, ihata kay susat na ginahan, di ba inangayarin? Agaw pila mo, yung ibati, inang limon. No? Sa palya, inahang bibit ni Roma, sobraan kabutan ni inahan, ah, inahan nila siyang mga anak. Ingunta din nyo. And many more, mothers, in our society, happy Mother's Day. And happy Mother's Day today. Ako rin na, tumod kay ang ebanghelyo ron, nagpakita so, sa inahan, nabutan ka. Hindi siya gusto nga siya tiyago, si Juan na Inferno, hindi siya gusto nga unsan eh. Kaya mauna, hindi siya kamatay, kumpala siya mga anak, tiguan na ko siya. Asawang si Video, tiguan na ko na, presumingly. Mauna ito, makita nga, nalungis siya. Makasabot ko si Gibati sa usa ka inahan. Kaya ako ang mahansan. Oh, namo ko mga inahan nga kung di kayo mamat, naluoy kayo. At ilang una-una ang ilang interest, di ba, Sir Engineer Lido? Ang una-una ninyo, ang alam niyo sa mga anak, alam niyo sa mga bata, kumusta mo mga inahan? Butan ba mo? Ah, butan mo matuga. Tignan, puno na lang inyong naong sa kung sarili pang detox, di pang retox niya, inyong mga anak, nag-sigisig na ang isuot. Huwag ikaon. Kamu mga bahan, kumusta mo? Ngalig, ang inyong concern, kagaling mo na yung kalipay, binot at duway, drugas, umanpan, inyong anak, lukoy. What kind of parents you are? That's my question to the people today. Because in our gospel, we're reminded for a very good mother, a concerned mother, a loving mother, in fact, nangahasang hangyos, you know, for the sake sa iyang mga anak. And you know what? What happened to this gospel is the same to what Mary is doing. She is also praying for all of us. Revelation 6, 9 apart. Revelation 5, 8. Ang mga santo sa langit, including Mary, are praying for all of us. Even other religions are included in the prayer of our spiritual mother. Please, I appeal to you, my dear other religions, do not attack Mary because she is praying also for you. Ayaw atake ang mga Mary. Parang awan nyo na. Ah, ako lang atakehin ninyo. Diba? And what the mother of James the Greater and John and even Joseph, Mamos Maria, the wife of Zebedee, ha? The wife of Zebedee, ato makita, nga napanundong that hopefully all of us will become like her. She's interceding, she's praying in behalf of her two sons and other sons. And hopefully, 1 Timothy 2:1, iampu na to ang ubang mga tao. 1 John 5:16, makamita ka makasa, pray for them. Hopefully, we'll become like Maria, the wife of Zebedee. Na mahipong datang intercessors, alam sa mga tao, nga nas kong palibot. We'll become intercessors of our family, of our each family, of our families. We'll become intercessors of our neighbors. We'll become intercessors of the people around us. Lastly, ang usa ka ilahan na maayo gatanaw sa welfare kayuhan, not only the physical welfare of their what they call sons and daughters. If you are parents, do not focus on external side of your children. Ang upad mo siguro sa lay panatag, tagaang muto, tagaang bag, tagaang salita, palitag cellphone, bisag kung sa lay pamanit, tagaang talag. But my question is, how about the spiritual welfare of your children? What have you done to their spiritual side of their lives? That's taken for granted. That is the truth. Nag-anggilikanan ang kukos external lang na welfare, anak, but delivered by of their souls. Mauna, parents, if you are good parents, be like the mother of John Evangelist and Santiago the Greater in the gospel. Ang iyang concern in our gospel, palipuron yung anak, meaning spiritual welfare ang gitanaw sa iyang anak. Kita, ang atong focus, pulos na kwarta, makapaiskwila, makapailuka, makapakaon, makapailunas anak, ang kalag, ipasaktan. Nga no!
kay labaw ko ning gilikanan sa mga kalag ni gayon. Wa ko natimana ilang kalag. Kung sa akong pagkatimas kalag sa anak na sila mismo ilang kalag, wa ko natimana. Nagbibilikan nga rin, anong naghanan? Manang, in order you can take good care the source of your children, parents, please, atimana ko ng inyong kalag. And you know what? For listening to me right now, for watching this, by a television, by listening this, by a video, you are now taking good care of your souls. If you are parents, that's God wants you to do. Take good care also of your souls. In order that you can relate, you can transfer that to your children. Kayuk 6:39, wain buta, muagat, uglain buta. Kung sa uyo pag-agat, simulat sa Espiritu, anong pagkinabuhi? Kung galing ikaw mismo sa ibong pagka-tao, wani mo ati mana ang imong kalag. Di ba? May si og lang ang bino. That's why you are always imparting spiritual enrichment to your children because you are also serving God. How can we impart teachings of God to your children? Ikaw mismo ang Amerikanan, wani mo tudlo imong kabalikon aron ma kabaton sa mga pagtulon as bino. Wani yung no blind can carry another blind. This is the challenge to all people. Be a good parents to your children. Be a good parents like this mother, a good mother towards her two sons. And this is my appeal to all of your parents. Be good parents to your children. Ayaw lang pag naunas physical, external na kailangan nila. Isipin nyo din ang panlalangan nila sa kanilang kaluluwa. Tagalog yun. May muntang. Salamat din yun. Thank you sa itong mga sponsors. Anonymous of Ginsularan. Thank you so much. Pare Lulong Litabiliga, Firme Pilabilidas, then, ating apiang po si Jose, Cristita Seruhi, ating apiang po si Brad Firme, na padong na Mularga, padong sa Laing Nasun. And also, let's pray for tayo si Hinagay Didong and naibibing Binasoro Bani Bunika, ano sinagamusa, let's pray also for Lori Pilias, Tewan Kasupot, Nayanyana, Romulo Mide, Bidunyo, at Iapilang po nila Binas, Bumulayan, at Simulaso, and the rest of the sickly people of Kidulman. Thank you also, Inhang Irene, Dr. Nagila, for your motherly care to my ministry, because Inhang Irene is always what they call spending a lot of money just to have a good what they call aura of this program. Labi na sa ako mamipang suod. Then, Ramir Melitangkor, Ana di Boracay, and the lads. Then, Naila Cabrillos, those to the studio ni Boston Bustigaya. Global Ulo, Global Dos, ni Taidil, ni Pistatan. Alam sa nang may pasara sa nursing for exam, congratulations sa wakma, di pa panawin nyo. May mga tao na nagpa-pre-over ato na masar, na ako yung bagawa, hindi na akong sala. That God's will sa inyong kinabuhi. Oh, inanag din. Ano ba, di provide drinking water ng pangdan? Jokers are a sign, mori ang nagpintas ng konbento karon in Cornish of India, Isus Asidilio. Mori ang tiras mga panagpinalya sa mga espinahan, in courtesy of Mama Rita Tadina, the wife of my pare Rico Tadina, kumusta? And also, sa ikot nila, mo ay nagprintas mga t-shirts, so if you want the services, just contact me, or just come to my residence in Pangdan, ang yuta na akong ditubuan, Pangdan. Ay, muntang yung taga Pangdan. They have been originally for 5 years here in Agra, Pangdan yung nag-stay. But it's for parts. Kumpahina, let's pray for Dulong Bahati, tay Junior Tan, Tito Ibahati. Let's pray for tay Sering Dalasa, tay Rini Galigier. Let's pray. For the matter of Rico and Vizio, I forgot her name. And also for tay Nina Raniedo. Let's pray also for Prince Baigan, tay Manuel Cumita, tay Titong Ceylon, tay Lutz Bill, Bimbaman, ito rin may ganamis, bilis at bilis, bilis at bilis,
Carlobo de su reglublo, si cosa de manera justa, te apegan poa, Demócrito o Brusario Lagi, te expreso por vivir en Roma, o te apegan po Cardo Belulo o Flucanan, Amalia Tadita, Atorne Blacastel, Atorne, ah, o sea, Atorne, con el Dolores, el Cecilio Grandes, Nay Consej o Gidi, Diego Valimundi, te apegan po, Nay Kalidad Galulo o may kung si Bernadas o bansab ni Ati Sonia at ikapigam po si Ineng Simpro at ikapigam po rin. O, isa tayo mga masigit o spalipot, pagbalain kayo. Ito, kamisula o pangdan na yung Valentin Lucero at ikapigam po. O si Galindes, Berto Buyo, ni Pati Sabino, then Maria Cagambang, how are you? And the rest of the people in our society na yung mga ibang bati. Then, Kalibertad, thank you so much. Pagbalayan kayo ng Diyos. Huwag kantong niduon ako na nagpa-pre-over kayo ang tamos ino. Dicky Restaurant, kini mo na Diyawa, may punta sa ili. Huwag na Diyo na maribig to pray for this family. Huwag na Jinilin, kay Musordas, Grand Kirchon, Power Club. Iyabigang po the success of their coming winning matrimony. Welcome to the club. O ba sa mga naaliya sa pamilya ang tayinay kong nilimon at bisig pagpangandam alam sa kasal ni Iljon. May munta video niya. Bilmo the parts, manusalam sa Balukan Bakery, tutulog isa ulan spray for the lunch to the kuto, kumusta mo? Nature Marketing, Sir Paul Logicas, padala to lapi ang po, Sister Nancy Galbo. O gusto mong cellphone at walang sa iyong tindahan, pumalit mo, panagpakaos mga batas ni Bertan. Vita Plus Products na Ilja Lopez, kinapalaw sa North Park. Di ko lang nagalabo, Balepe Ramke, may muntag, Alex Pimitanin. Jewel Jotimbas, Kino Nui Ranay, Ikutidahan. Tony Lodis Madira.